Governor Rodito Albano po kasama natin. Ang gobernador po ng Isabela na mukhang sila ngayon ang host ng tatlong sites para po sa EDCA. Yung EDCA na yan, dumarating yung mga equipment namin. Ngayon, makikipag-usap ako sa kanila na gamitin natin for humanitarian purposes or ano, sa disaster purposes, yung mga ano nila. Kasi wala tayong technology para ano eh, para yung mga makabagong mga gamit ba, mga drones. Di, gamitin na natin yan. May ano ho ba kayo? May power po ba kayong makipag-negotiate dito sa makausap ng national government, US authorities, na katulad ng binabanggit ninyo na kailangan gumawa kayo ng airport dito para may pakinabang sa amin. May mga ganun ho ba kayong options? Ay, may suggestion kami sa ating national government. Ano? Pero hindi kami pwedeng magdirekta kasi local kami. Eh. Siyempre yung policy namin, under pa rin doon sa policy ng local government. Except kung yung Congress, na siyempre sila yung highest policy making body of the land, alam ni Butchan saka ni Benny, ano, na yung Congress ang gagawa ng polisiya. Pero since yung president naman yung nagkocontrol ng Congress, kung ano yung policy ng presidente, yun na nagiging policy ng Congress. Eh kami naman sa local, execution lang naman kami. Kung ano yung gusto nila doon sa taas, di siyempre kailangan kami sumunod. Kasi kung hindi kami susunod, masususpend kami. Pero ang nakikita po ninyo dito bilang gobernador, ang pag-host ng inyong lalawigan sa EDCA site ay magbibigay ng development sa inyong lalawigan? Hopefully. Ito parang leap of faith ito eh. Parang hindi natin alam kung ano mangyayari sa future natin dito. Pero sa nakikita ko ngayon, ano, Ed, Butch, Betty, no? Nung in-announce na magkakaroon ng EDCA site doon sa Isabela, sa lalawigan ng Isabela, bah, dumagsa yung mga mainland Chinese investors. Ang unang-unang dumagsa yung China power. Sabi nila, magtatayo kami ng, tutulungan namin kayo gumawa ng dams dyan, magkaroon ng mga windmills, mga solar power. Sabi ko, okay ito ah. Pinag-aagawan tayo ngayon. At least napapansin tayo. Ay, bahala na sila. Kung anong gusto nila, siguro magpapagalingan yan ng mas magaling yung gagawin namin. Siguro sasabihin ng mga Amerikano, mas magaling yung gagawin namin. Sasabihin ng mga Chinese. Di, okay lang. Gaano ho ba kalayo ang inyong lalawigan sa Taiwan? Ay, mas malapit yung sa Cagayan, doon ng Apari, ano? Doon sa may Batanes. Actually, pinakamalapit yung Batanes. Eh. Kung gusto nila sana mag-base doon, sana sa Batanes na lang. Pero kami, pinakamalapit tayo doon sa Benham Rice.